welcome back ulit sa ating channel. For today's video, ang isi-share ko naman po sa inyo ay kung paano gumaling sa acid reflux. Dalawang bagay po ang aking isi-share po sa inyo. Una, kung ano ang mga dapat nating iwasan. Pangalawa, kung ano ang mga pagkain o inumin na pwede nating inumin o kainin. Umpisahan natin sa mga hindi pwede nating kainin, hindi pwede natin inumin, at sa lifestyle na hindi dapat natin gawin. Number one, iwasan po natin yung maaasin. Pangalawa, yung maanghang. Pangatlo, maaalat. Pang-apat, yung matataba. Panglima, yung mga processed food. Pang-anim guys, kape. Iwasan po natin yung mga kape. Maliban sa mga kape na herbal. Pang-pito guys, pati yung gatas, bawal din po. Pang-walo, yung mga pagkain mamantika. Tulad ng ginisa, mapagulay man, mapaisda, mapakarne, kapag ginisa, bawal. Basta lahat ng mamantika, iwasan po muna natin yun. Pang-siyam guys, yung mga malalamig. Iwasan po muna natin na uminom ng mga malalamig na tubig. Number 10 guys, iwasan po muna natin yung mga prito dahil mamantika din yun. Yun po ang isa sa naka-trigger po sa aking acid reflux. Kaya may time na kahit lumunok lang ako ng tubig, parang may bumabara dito sa akin. Akala ko hindi na ako makahinga. Kaya iwasan po natin yun. Number 11 guys, iwasan po muna natin yung mga cheesy foods. Number 12, iwasan din po natin yung mga tomato-based food tulad ng spaghetti. Number 13, iwasan din po natin yung mga matagal matunaw na pagkain tulad ng mga red meat. Matagal po yung matunaw. At number 14, iwasan din po natin yung mga matatamis na pagkain. Number 15, iwasan po natin yung mga ginataang gulay. Kahit ano, basta may gata, iwasan po natin yun. Number 16, iwasan din po natin yung mga carbonated drinks. May acid reflux ka man o wala, iwasan din po natin yun. Last but not the least, ito po yung lifestyle na hindi dapat natin gawin. Dahil ito ang isa sa nakatrigger po sa akin bakit ako nagka-acid reflux. Walang iba kundi yung pagpupuyat. Iwasan po natin magpuyat. So yan lang po ang mga dapat po nating iwasan na inumin, kinakain, at lifestyle. Ang tanong, ano ang pwede natin kainin at inumin? Bago yon, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell all para lagi kang updated sa aking mga susunod na tutorial. At kung sa tingin mo, naging kapaki-pakinabang ang simpleng video nito, huwag mo naman kalimutang mag-like at mag-comment para malaman ko kung naging kapaki-pakinabang nga ba ang ating simpleng tutorial na ito. Pakicomment nyo na rin po kung anong mga pagkain ang nakapag-trigger sa'yo, bakit nagkaroon ka ng acid reflux. Okay, huwag na po natin patagalin. Ito na po ang mga pwede natin inumin at kainin at yung mga lifestyle na dapat natin gawin. Una, pagkagising natin sa umaga, warm water muna ang ating iinumin. Kung kaya nyo yung mainit, mainit ang ating iinumin. Dahan-dahan lang para ka lang umiinom ng kape. Sa pagkain, skateflix muna. Huwag yung matitigas na pagkain na matagal matunaw. Yakult, pwede rin po yun sa atin. Saging, dapat lagi tayong may baon na saging. Not only monkey eating banana. Kaya dapat lagi tayong may saging sa bahay. Dahil iiwasan din natin na tayo ay magutom. Gulay. Sa gulay, walang ibang luto sa gulay na pwede natin kainin. Kundi lahat nilaga lang. Hindi pwede ginisa. Dapat linaga lang.
hindi maalat, hindi rin yung sobrang tabang, yung tama lang. Sa isda, ganun din, dapat nilaga rin, bawal din po yung mga prito, dapat nilaga rin. Dahil isa rin po yan sa nakapag-trigger sa aking asin, kasi papasok ako sa trabaho, ang baon ko, trinitong isda, gulay na ginataan, okay. More on, nilaga lang po muna tayo, mga kaasin. Okay? Pero ngayon, sa biyaya ni Lord, gumaling na po ako sa acid reflux. Kaya isinishare ko po ito sa inyo para kayo rin makaranas ng kagalingan. Pero ang tunay na kagalingan, walang ibang pinagmumulan kundi ang Panginoon. Kaya ito pong ating mga kakainin, iinumin, instrumento lamang po ito ng Panginoon para tayo ay gumaling. Sunod na pwede nating kainin, pakwan. Kasi ang pakwan, mayaman po yan sa minerals. Sunod na pwede natin kainin, itlog. Sa itlog, equate lang po ang pwede natin kainin. At nilaga, hindi rin pwede yung prito. Kapag umaatake nga pala guys yung acid, una mong gagawin, uminom ka ng mainit na tubig. Maraming mainit na tubig. So, unang-ulit ko, dahan-dahan lang pag-inom. Basta, mainit na tubig. Sunod guys, na pwede natin kainin, carrots. Hindi bawal sa atin ang carrots. Pwede po natin ang kainin. Yung mga pwede natin inumin, walang iba, kundi yung mga alkaline water lang. Bawal yung soft drinks. Mga carbonated drinks, bawal po yan. Dapat, more on, alkaline water. Ito naman guys, yung mga lifestyle. So, yan po yung mga pagkain, inumin, na pwede nating inumin at kainin. Ito naman guys, nasunod kong isishare po sa inyo, yung mga lifestyle na dapat nating gawin. Una, kapag tayo po ay natutulog, kung nakahiga, tihaya, maglagay po tayo ng tatlong patong na unan. Yun po ang ating unan. Ano ang purpose? Para nakataas yung ating dibdib. At para huwag umakyat yung asin. Sunod guys, kung hindi ka naman komportable sa tatlong patong na unan, kung gusto mong tumagilid, dapat pakaliwa. Huwag pakanan, dapat pakaliwa. Bakit? Kasi kapag pakaliwa ang tagilid mo, nahihirapan yung asin na umakyat. Sunod guys, kailangan po nating i-control yung ating emosyon. I-control yung ating galit, yung ating stress. Huwag po tayong magpapa-stress. Huwag iwasan po natin magalit dahil nagtitrigger din po yan ng acid reflux. Okay guys, sana po naging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang ating simpleng video ito. At kung may kakilala ka po na mayroong acid reflux, pakishare na rin po ang video nito. Hanggang dito na lang guys, salamat po sa panonood at salamat din po sa inyong pag-subscribe. God bless!